Taong 1274, nanginginig sa takot ang mga tao sa Japan nang makita nilang paparating na ang sasakop sa kanilang bansa. Makapangyarihan at napakalaking imperyo ang kanilang makakalaban. At yun nga ay walang iba kundi ang Mongolian Empire. Sa mga panahon na yon, ang Mongolian Empire ay napakalakas na talaga. Katunayan nga, nasakop na nila ang malaking bahagi ng China. Pinamunuan ang naturang pananakop ni Kublai Khan. Siya ang apo ni Genghis Khan. Si Genghis Khan ay kilalang kilala na noon sa buong mundo. Siya ang isa sa mga greatest conqueror sa kasaysayan na nagmula sa wala at nakabuo ng isang malaking imperyo na lumaban sa matagumpay at makapangyarihang dinastiya ng China. At dahil nga sila ay matagumpay sa pananakop sa mga bansang malapit sa kanila, ay nagdesisyon ang mga ito na sakupin na rin ang Japan. Subalit, tila ba may nakatagong kapangyarihan o sandata ang Japan? At ang sandatang ito ay hindi kayang gibain ng sinumang tao, kahit pa ang isang malaki at makapangyarihang imperyo tulad ng Mongolian Empire. Ano nga ba ang makapangyarihang sandatang ito? Well, narito po ang nangyari. Nang tinangkang sakupin ni Kublai Khan ang Japan, ay nagdala siya ng 140,000 na kasama. Pero bago ang desisyong ito, noong taong 1266 pa lang, ay nagpadala na siya ng sulat sa ruler ng Japan. Ang sulat na ito ay naglalaman ng kagustuhan ni Kublai Khan na magpadala ng ambasador ang Japan sa kanya. Patunay na kasi ito na magpapa-under na ang Japan sa kanyang imperyo. Ito rin ang ginawa ng Korea, China at ilan pang mga karatig na lugar. Nagpa-under sila kay Kublai Khan. Noong mga panahon na yon, ang Japan ay palakaibigan na bansa. Kaibigan ito ang China at Korea. Kaya na-frustrate si Kublai Khan sa Japan dahil halos lahat ng mga kaibigang bansa nito ay nagpasakop na sa kanya. Nakalagay rin sa sulat ni Kublai Khan na kapag nagmamatigasan pa rin ang Japan noon sa kanyang hiling, ay pwersahan niya itong pupuntahan sa pamamagitan ng digmaan. Ito ay ayon sa Mongolians.com at nakalagay pa nga sa website na ito na ang sulat ni Kublai Khan ay nakapreserve pa rin magpahanga ngayon sa Temple of Todaichi in Nara City, Japan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gustong sakupin ni Kublai Khan ang Japan ay dahil nabalitaan niyang napakaraming ginto sa bansang ito noon ayon sa Warfare History Network. Nakasaad rin dito ang sinabi ng sikat na manlalayag na si Marco Polo nang siya ay makarating sa Japan. Ayon nga sa kanya, napuno ng ginto ang Japan at ang bubong sa palasyo ng hari ay gawa sa pure gold. Grabe, imaginin mo, ginto ang bubong ng iyong bahay. Tanging ang mga bansang mayroong napakaraming ginto ang makakagawa nito lamang. Ang katotohanan niyan, mukhang ayaw ng Japan sa Mongolia. Kaya sila ay hindi sumagot sa sulat ni Kublai Khan. At mukhang iba na rin ang pananaw ng mga Japanese noon sa mga Mongolians. Maaring naniniwala sila na ang mga ito ay marahas at mga masasamang tao. Nagmula ang pananaw na ito sa impluensya ng isang Zen Buddhist priest mula sa China na napunta naman sa Japan. Siya si Magako Sogen. Naranasan kasi ng priest na ito ang kalupitan ng mga Mongolians. Inatake ng mga Mongolians ang kanilang simbahan noon sa China at pinatay ng mga ito ang napakaraming mga monghe. Bumaha ng dugo sa templo. Naligtas naman ang kanyang buhay dahil nagme-meditate ang priest na ito nang mangyari ang pag-atake. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinabayaan na lang siya ng mga Mongolians. At paglipas ng mga taon, siya ay napadpad sa Japan at pinalad siyang maging mentor ng pinakamakapangyarihang tao noon sa Japan na si Hojo Tokimune. Siya ay isang magaling na warrior at samurai. At dahil sa mga hindi na pagkasundo ang mga pananaw at kahilingan, ay nangyari nga ang pag-atake ng Mongolia sa Japan. Ang unang attempt ng pag-atake nga ay nangyari noong 1274. Kasama sa pag-ataking ito ang ilang mga Koreans, Chinese at mga Mongolians na nakasakay sa 900 na mga barko at isang malaking barkong pandigma na mayroong laman na 25,000 na tao. Ang mga Koreans ang nangunguna sa paglalayag sa dagat.
dahil mas expert ang mga ito sa biyahe sa karagatan kumpara sa mga Mongolians na sanay sa malawak na kalupaan at kabundukan. Pero ang expertise ng mga Koreans sa karagatan ay hindi naging sapat para tuluyang masakop at mapuntahan ang Japan dahil ayon sa ilang mga claim, inatake ng napakalakas na bagyo ang kanilang paglalakbay na naging dahilan para mabigo si Kublai Khan sa kanyang pananakop sa Japan sa kauna-unahang pagkakataon. At dahil nga sa bagyong ito, sila ay umatras. Umabot pa ng 7 taon bago bumalik muli ang mga Mongolians sa Japan. Pagsapit ng taong 1281, muling bumalik si Kublai Khan sa Japan kasama ang kanyang makapangyarihang pwersa. Well, akala ni Kublai ay magtatagumpay na siya sa pagkakataong ito. Subalit, muli na naman siyang nabigo dahil may napakalakas na bagyo na naman ang sumira sa kanyang mga barko at pumaslang ng marami sa kanyang mga sundalo nang sila ay papunta sa Japan na naging dahilan para mabigo siyang muli sa kanyang pananakop sa Japan sa pangalawang pagkakataon. Ang nakapagtataka talaga dito ay bakit saktong-sakto ang timing ng dalawang bagyong ito. Naniniwala naman ang mga Japanese na ang mga bagyong iyon ay pinadala ng kanilang emperor para iligtas ang buong Japan. Tinawag nila itong kamikaze, sa English ay divine winds. At hindi lamang kwento-kwento ang istoryang ito. Ito talaga ay nangyari sa kasaysayan. Nakita rin ng mga historians at mga researcher ang mga ebidensya mula sa mga lumubog na barko ni Kublai Khan. At narito naman po ang mapa mula sa National Geographic. Pinapakita rito ang ruta ni Kublai Khan papunta sa Japan. Ito ang sa taong 1274 at ito naman ang sa taong 1281. Kitang-kita dyan na hindi pareho ang kanilang dinaanan. Subalit, makikita rin natin na parehong hinarang ang paglalakbay na ito ng napakalakas na mga bagyo na dumaan sa bahaging ito ng Japan. Sa kabilang dako naman, may iilang mga claim na sa unang attempt ng pananakop noong 1274 ay hindi talaga umatras ang grupo ni Kublai Khan dahil sa malakas na bagyo, kundi dahil sa mga magagaling na samurai at mga sharpshooter na archer ng Japan. Naniniwala po ba kayo rito? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comments, shoutout naman po kay Ma'am Rosario Malonzo na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evad PUP. Mabuhay ang Wansang Pilipinas. Peace out! Boom!